Obvious! Ang bilis mo naman! Anang babaing cashier na nasa harapan ni Ketchup habang kasalukuyan siyang bumibili sa isang maliit na chicken resto. Inapot na kasi siya ng gutom bago pa man siya makarating sa kanyang condominium unit, kaya naisipan na lamang niyang bumili. First time niya sa chicken resto na ito at feeling niya naman masarap ang nasa menu. Nilingon ni Ketchup ang kinakausap nitong lalaki na tumayo sa kanyang tabi at nilapag sa counter ang dalang food delivery box. Matangkad ito at nakasuot ng itim na helmet, kaya hindi niya makita ang mukha. Pero naamoy niya ang matapang na panlalaking perfume nito. Mahinang tumawa si Vios, ang lalaking kausap ng cashier. Kailangang bilisan, maraming pending deliveries. Anito, hindi tinanggal ni Ketchup ang tingin sa lalaki. Hanggang sa tinanggal nito ang suot na helmet ay nakita niya ang taglay nitong kagwapuhan. Nalaglag ang panga ni Ketchup sa pagkamangha. Nako, o eto, sipagan mo pa, Vios. Naniniwala akong magiging successful ka balang araw. Ngumiti lang si Vios at hindi na sumagot pa. Titig na titig naman sa kanya si Ketchup habang awang ang labi. Nang makita niya yon ay kumunot ang kanyang noo sa dalaga. Ngunit ngumiti lamang siya dito bilang courtesy. Nanlalaki ang mga mata ni Ketchup sa ginawa ng binata. Bumilis ang tibok ng puso niya at bahagya pang nagpanik bago suklian ng mas matamis na ngiti ang lalaki. Hanggang sa makaalis na ito. Ate, sino yon? Delivery boy niyo dito? Chismosang tanong niya sa cashier. Si Vios ba? Oo, miss. Ang gwapo niya. Hindi niya mapigilang sabi habang kinikilig. Tumawa ang mabait na cashier. Oo, gwapo talaga yun. Mabait pa. Nag-iisa naming delivery boy dito. Talaga? Pwede bang humingi ng delivery number niyo, miss? Sure. Sabi nito at walang ano-anong binigay sa kanya ang flyer. Excited tuloy na umuwi si Ketchup sa kanyang kondo. Kahit tapos na siyang mag-take out ng chicken, ay umorder ulit siya para magpa-deliver kay Vios. Yung unang nabili niya, binigay na lamang niya sa katabing unit niya. Nasa kalagitnaan siya ng pag-aayos nang tumawag na sa kanya ang lobby. Ma'am, may delivery po kayo. Yes, ate. Andiyan na ba si kuya? Pwede bang paakyatin nilang dito sa unit ko? Salamat. Pagpatay ng tawag ay nagmamadali si Ketchup. Honestly, hindi niya naman kailangan na magpaganda ng todo dahil pinanganak naman talaga siyang maganda na. Pero gusto niya pa rin mas maging presentable sa harap ng binata. Nang nag-doorbell na si Vios ay tumayo na siya at dali-daling binuksan ang pinto. Food delivery, ma'am. Bungad na sabi ni Vios. Napangiti si Ketchup ng matamis sa binata. Hello, kaway niya. Pigil ang kilig. Sa pag-aakalang naaalala nitong nagkita na sila kanina sa resto. Subalit hindi naman pala siya naaalala ni Vios. Para kay Vios, bagong customer si Ketchup na ngayon niya lang nakita. Sa dami kasi ng mga taong nakakaharap niya araw-araw, hindi na niya natatandaan ang iba. Pwera na lang kung regular customer niya. Delivery po, ma'am. Ulit ni Vios at doon lamang natauhan si Ketchup. Ah, yes. Thank you, kuya. Anya at mabilis na tinanggap ang iniabot nitong paper bag tsaka muling umiti. Grabe, ang bilis naman ng delivery nyo. Wala pang 20 minutes nung umorder ako ah. Dagdag niya. Nagbubukas ng usapan para hindi agad umalis ang binata. Friendly namang umiti si Vios pabalik. Yes ma'am, mabilis po talaga sa amin. First time kong umorder sa food ng resto nyo. Masarap ba to? Yes ma'am. May bestseller din po kami, buttered chicken. Baka gusto niyong itry sa susunod. Sagot ni Vios at muling umiti. Sa susunod? Kuminang ang mga mata ni Ketchup. Kinikilig sa ideya na magkikita sila ulit sa susunod. Sige kuya, bibili ako ulit bukas. Excited na sabi ni Ketchup. Sige po. Kaswal na ngiting sabi ni Vios. Nagpapaalam bago yumuko at tumalikod na. Nakaalis na si Vios. Hindi pa rin magkamayaw ang ngiti sa labi ni Ketchup. Pagpasok sa unit ay nilapag agad ni Ketchup ang paper bag sa coffee table at mabilis na tinawagan ng kaibigan. Hello, Dahlia. Excited niyang sabi pagkasagot nito. Let me guess, may bago ka na namang crush, no? Hula pa ng kanyang best friend mula elementarya. How did you know? Never mind, iba to, Dahlia. Ibang kabog ng puso ko sa kanya. I think he's the one for me. Kumbinsin niya sa kaibigan. Hi, naku, Ketchup. Ilang beses mo nang sinasabi yan?
Ano naman ang pangalan ngayon? Vios ang pangalan niya. Ang gwapo pakinggan, no? So manly. Anong trabaho niyan? Saan nakilala? He's a food delivery rider ng isang maliit na chicken resto. Malapit dito sa condo unit ko. What? A food delivery rider? Hindi agad nakaimik si Dahlia sa kabilang linya. Napakunot tuloy ang noo ni Ketchup at akala na wala na sa tawag nang muli itong nagsalita. Are you even serious, girl? Bakit? What's wrong? Well, you know that you're a heiress to a large corporation, right? Tapos, you like someone who's only a delivery boy? Ano ibig mong sabihin dyan? Na-o-offend na tanong ni Ketchup. Wala namang masama sa pagiging delivery boy ah. Marangal na trabaho naman yun. Oo nga, but hindi naman ba masyadong mababa sa dapat na taong nagugustuhan mo? Who said it's lower than my liking? Kailan mo pa ako pinangunahan sa ganyan? Natatawang tanong ni Ketchup kahit naiinis na talaga siya sa takbo ng usapan nila. Naramdaman naman yun ni Dahlia na agad namang nagsorry. Alright, sorry. Nasanay lang kasi talaga ako na yung mga nagugustuhan mo, engineer o kaya pilot. And concerned lang ako, baka kutsain ng iba. Alam mo namang toxic yung utak ng mga nasa high society, di ba? Ang mga mayayaman ay para lang sa mga mayayaman. Parang mindset mo. Asar ni Ketchup. Sira, medyo. Pero sinusuportahan naman kita sa gusto mo, Ketch. And maybe, if you guys work out, baka magbago na yung isip ko. Napangiti si Ketchup sa kaibigan. Basta, I really like him. Kaya baka magiging mas busy na ako sa susunod na araw. Wala munang mag-aaya ng gala ha, or club, okay? Okay, sagot na lamang ni Dahlia. Sa mga sumunod na araw ay umorder at nagpa-deliver nga ulit ng food si Ketchup bandang alas 11 ng tanghali para sa kanyang lunch. Ini-expect niyang mas mahaba ang magiging usapan nila ni Vios sa araw na yon, ngunit hindi yun nangyari. OMG! Thank you! Ang bilis talagang mag-deliver! Bungis-ngis na sabi niya. Gaya kahapon, tinanggap niya ang paper bag na inabot ni Vios sa kanya. Naka-uniforme ito at pawis na pawis dahil sa matinding init sa labas. Pero sobrang gwapo pa rin ito sa paningin ni Ketchup. Buttered chicken na itong in-order ko ha. Siguraduhin mo masarap to. Kapag hindi lang, pagbibiro niya. Tumawa lang si Vios. Enjoy your meal, ma'am. Anito kapag Juan ay yumuko at umalis na. Nawala ang ngiti ni Ketchup at namimilog ang mga matang hinabol niya ng tingin ng binata. Ano ba yan? Ang ikli ng naging usapan namin? Nagmamadali ba yun? Nakangusong bulong niya sa sarili. Ay oo nga pala, marami siyang deliveries. At lunchtime ngayon, siya lang pala mag-isa yung nagde-deliver sa store nila. Muli siyang napanguso at malalim na napabuntong hininga. Kinabukasan, imbis na lunchtime sa umorder ulit ay sinakto niyang 30 minutes before ang closing time ng resto. Nang sa ganun, magiging huli siyang customer at mas matagal niyang makakausap si Vios. Sadya niya pang nirequest na kahit ihuli na ang delivery sa kanya. Delivery po! Sabi ni Vios pagbukas niya ng pinto. Hi kuya! Sorry, natagalan paglabas ko eh. Ayos lang ma'am. Mukhang nagiging regular customer na po kayo. Oo nga eh, ang sarap kasi ng chicken niyo. By the way, you can drop the formality. You can call me Ketchup na lang. Ketchup na lang? Sige po, Ketchup na lang. Biro pa ni Vios. Napaawang ang labi ni Ketchup bago natawa. Joker ka din pala, kuya. Nahihiyang umiti si Vios at nagkamot ng ulo. Minsan. Napangiti si Ketchup. Nagwawala ang mga paru-paro sa kanyang tiyan. Ikaw, pwede ko bang maitanong yung pangalan mo if you don't mind? Tanong ni Ketchup. Kunwari, hindi alam ang pangalan ng binata. Vios na lang din. Sige, Vios na lang din. Gaya ni Ketchup sa biro nito kanina. Kaya nagtawanan sila. Subalit ramdam pa rin ni Ketchup na pormal ang kilos ng binata at may distansya pa rin sa pagitan nila. Na para bang kinakausap siya nito dahil customer siya. Sige po ma'am, alis na po ako. Ha? Ang bilis naman. Kwentuhan na muna tayo. Wala akong kausap eh. Nagmeryenda ka na ba? Ngumiti si Vios. Isang ngiting tila nagsasabing hindi yon kasama sa customer service kaya hindi na pwedeng gawin.
Bumuhos tuloy ang hiya kay Ketchup. Hindi pa man ay tutuloy ng binata ang sasabihin. Marami pa akong gagawin eh. Ibabalik ko pa yung motor sa resto. Pagtanggi ni Vios. Sige, ayos lang. Pasensya na. Sige po. Yumuko si Vios at tumalikod na. Akmang aalis na ngunit muling humarap sa dalaga at tinanong ang kanina pang gumugulo sa kanyang isipan. Pasensya na po sa itatanong ko ah. Pero totoo pong Ketchup yung pangalan nyo? Seryosong tanong niya. Tumawa naman si Ketchup. Yes, tunay kong pangalan. Weird, no? Nabuli na nga ako dahil dyan eh. Weird nga. Sabay tawa ni Vios. Sige po, alis na talaga ako. Bye po, ma'am. Salamat. Buong-buo na ang araw ni Ketchup na hanggang sa pagtulog niya ay hindi pa rin mawala ang ngiti sa labi niya. Napanaginipan niya pa ang binata na ito raw ay kanyang nobyo at mahal na mahal nilang isa't isa. Kaya mas maganda lalo ang gising niya kinabukasan. Nagpatuloy ang pag-order at pagpapadeliver ni Ketchup ng pagkain para lamang makita at makausap kahit saglit si Vios. Minsan nga ay kinakabahan siya dahil baka nakakahalata na ito sa totoong sadya niya. Kaya umuorder siya lagi. Pero manhid pa sa manhid si Vios. Hindi siya nakakaramdaman lang o nanghihinala dahil wala naman sa isip niyang ganun. Nasa pera lagi ang utak niya. Focus lang siya sa trabaho. Wala siyang panahon para isipin pang ibang bagay kaya hanggang ngayon, hindi pa siya nagkaka-girlfriend. Hindi rin kasi siya interesado. Yun ang dahilan kung bakit pakiramdam ni Ketchup ay formal pa rin ito at may distansya tuwing nag-uusap sila. Allergic po siya sa babae? Nakangusong bulong ni Ketchup. May nag-doorbell bigla sa kanyang unit. Ha? Ano yun? Tapos na akong umorder ah. May nakalimutan ba siya? Pagtataka ni Ketchup pero agad ding napangiti sa excitement. Subalit pagbukas niya ng pinto ay hindi si Vios ang bumungad sa kanya, kundi ang mga kaibigan niya mula pa noong college kasama si Dahlia. Surprise! Sabay-sabay na sabi ng mga ito. Girls, what are you doing here? Gulat niyang tanong. We're here because halos 2 weeks ka na naming hindi nararamdaman. Girl, I can't believe na nakaya mong walang kontak sa amin. At maghapon ka lang nakatambay dito sa condo mo. Kaya nga, what are you doing for the past weeks ba? Lahat ng mga kaibigan ni Ketchup ay tagapagmana o may kaya. Kaya naman kahit lagpas 20 na sila at tapos nang mag-aral, ay okay lang kahit hindi sila magtrabaho at tumambay lang araw-araw. Basta, something important. Sagot ni Ketchup at nang magkatinginan sila ni Dahlia ay parehong umiti ng makahulugan. Tapos mo na ba? Tara! Let's go party tonight. Tagal na rin eh. Sige na nga. Sagot ni Ketchup. Nagtungo sila sa isang bar. Isang KTV bar. Tamang-tama sa mga night outs at small party. Binuksan agad nila ang karaoke kahit hindi pa nakaka-order ng drinks at light food. Magpakasaya tayo ngayong gabi. Si Kirstine, di pa nga nagsisimula parang lasing na. Natatawang wika ng isa. Tumawa naman si Ketchup. Ano pong beverages ang gusto nyo? Natigilan sa pagtawa si Ketchup nang marinig ang pamilyar na boses na yun. Otomatikong bumilis ang tibok ng kanyang puso. At paglingon ay hindi siya nagkamali. Si Vios nga ang nagsalita. Nakasuot ito ng pang-waiter na uniforme at may hawak na maliit na notebook habang nakatingin sa mga kasama niya. Girls, anong drinks wants nyo? Sa akin, Kuya Margarita lang, sabi ng isa niyang kaibigan. Isa-isa nang nag-order ang mga kaibigan ni Ketchup, samantalang laglag pa rin ang panga niya sa binata. Ketchup? Ketchup! Ha? Why are you spacing out? Anong gusto mong drink? Kung ano na lang yung sa inyo? Sagot niya at sumulyap na naman kay Vios. Napatingin din sa kanya ang binata habang matikas na nakatayo. Yun na po ba lahat mga ma'am? Yes kuya, please, thank you. Tumango si Vios kapag Juan ay lumabas na. Nagpatuloy ang kasiyahan ng mga kaibigan ni Ketchup. Samantalang siya, mabilis na tumayo. Oh, Hitch, saan ka pupunta? Tanong ni Dahlia. Restroom lang. Anya pero ang totoo'y susundan niya talaga si Vios para kausapin. Vios! Vios! Sandali! Tawag niya sa binata nang maabutan niya itong naglalakad sa hallway. Tumigil si Vios at nilingon si Ketchup. Bakit? May nakalimutan kayong i-include? Hindi. Nagtataka lang ako. Nagwo-work ka pala dito? Oo, tuwing gabi.
tuwing gabi? Bakit? Anong bakit? Bakit nagwo-work ka pa rin ng gabi? Eh nag-work ka na nung umaga hanggang hapon. Natawa si Vios. Hindi kasi sapat yung kinikita ko doon sa resto. Hindi sapat? Bakit? Namilog ang mga mata ni Ketchup. May pamilya ka na? Asawa at anak? Kaya kailangan mo ng maraming pera? Ha? Hindi! Tumawa ulit ang binata. Basta. Ha? Hindi. So single ka? Gusto sanang sabihin niyo ni Ketchup ngunit agad niyang pinigilan ang sarili. Grabe, paghapon ka nang nasa araw kaka-deliver ng foods. And then paggabi nagwo-work ka na naman dito. You're so hardworking. I'm sure napakahirap niyan at nakakapagod. Manghang bulalas ni Ketchup. Ganun talaga kapag mahirap ka. Tanging nasabi na lamang ni Vios, saka ngumisi. Manghang tumitig si Ketchup sa binata, mas lalo itong naging attractive para sa kanyang paningin. Marami na siyang naging crush at may tatlo na siyang naging ex, pero ibang-iba talaga ang dating ni Vios sa kanya. Sige na, bumalik ka na dun sa mga kaibigan mo. May birthday ba? Birthday mo? Tanong ni Vios. Hindi, walang may birthday. Nux, sana all nakakapag-party kahit walang birthday. Gisi ni Vios. Napanguso naman si Ketchup. Kami, nakakabili lang kami ng cake at nakakakain sa labas kapag may birthday. Ang swerte niyo. Nakangiting sabi ni Vios. Namumungay ang mga mata. Totoo ba yan? Di makapaniwalang sambit ni Ketchup. Sige na, kukuha na ako ng orders niyo. Wika ni Vios. Next month pa yung birthday ko. Pahabol ni Ketchup para pigilan si Vios na umalis agad. Next month? Nangingiting tumango si Ketchup. Advance happy birthday, kung ganun. Nakangiting sabi nito na medyo ikinadismaya ng kaunti ni Ketchup. Nasaan yung gift ko? Tumawa si Bios. Wala kaming binibigay ni gift sa mga nagbi-birthday na customer ma'am eh. Coupons lang. Dapat meron. Regular customer nyo kaya ako. Kunyaring pagalit na reklamo ni Ketchup. Mas lalong tumawa si Bios. Ketchup! Hinahanap ka na sa loob! Pagsingit ni Dalia sa usapan ng dalawa na nasa pinto ito at pinagmamasdan sila gamit ang malapusang mga mata. Kailangan ko nang pumasok. Sige. By the way, alam mo bang mahilig ako sa kape? Kape? Nagtatakang tanong ni Vios. Makapiling ka? Banat ni Ketchup bago umiti ng matamis at kumaripas ng patungo sa kaibigan. Grabe! Ang landi mo! Komento sana ni Dalia sa kanya habang nanlalaki ang mga mata. Pero agad na niya itong hinila papasok sa karaoke room. Naiwan namang tigalgal na nakatayo si Vios. Matagal bago siya tumawa at nakapag-react. Baliw na babae yun. Bulong niya sa sarili bago nangingiting umiling at naglakad na. Sino yun? Sabay yung Vios? Sabi mo food delivery boy. Sunod-sunod na tanong ni Dalia kay Ketchup nang makapasok na sila. Hindi naman sila marinig ng iba pang mga kaibigan dahil may sariling mga topics din ito. At ang dalaway kumakanta pa sa harapan. Delivery boy nga, pero nag-work din pala siya dito. Ngayon ko lang din nga nalaman eh. Matagal na ba tong bar na to? Ba't ngayon lang tayo pumunta? Eh di sana, matagal ko na din siyang nakikita. Wika ni Ketchup. Grabe, baliw ka na talaga sa lalaking yun. Una sa kanya ng best friend. Tumawa lamang si Ketchup. I just realized I like the right man. He's just so hardworking, responsible, awesome, perfect. Pero mukha namang hindi interesado yung lalaki sa'yo. Wala man lang kinang sa mga mata niya habang tinitignan ka. Ouch, grabe naman makasampal sa katotohanan. Nang sa ganun ay magising ka, langit ka, at lupa siya. Although you're pretty and intelligent, imposibleng magustuhan ka nun because you're rich. Alam nun na mahirap kang mahalin. High maintenance ka. Nakakatakot ang relasyon ng mayaman at mahirap. May tendency na ma-pressure yung lalaki kung yung babae ang mayaman. Pwede ding vice versa. Ang overthinker mo, hindi naman siguro. Bulalas ni Ketchup. Kakabasa mo yun ng pocketbooks eh, o kakapanood ng K-drama. Excuse me, Japanese at Chinese drama yung pinapanood ko. Same lang yun. Ano ba yung pinag-uusapan nyo? Kumanta na tayo't sumayaw! Aya ng kanilang isang kaibigan. Buong magdamag silang nagsaya. Kinabukasan tuloy ay alas dos nang nagising si Ketchup.
Masakit ang ulo niya habang naliligo at pwede naman siyang magluto na ng pagkain para sa kanyang first meal of the day. Ngunit mas pinili niyang maghintay ng ilan pang oras at umorder ulit sa chicken resto. Magandang hapon, agad na bati ni Vio sa kanya pagbukas niya ng pinto. Ngumiti siya ng malawak. Good afternoon din. Inabot daw kayo ng umaga? Sinabi sa akin nung katrabaho ko eh. Casual na tanong ni Vios. Ah, oo. Nag-enjoy kasi kami ng sobra kaya hindi na kami namalayan yung oras. Sabay tingin ni Ketchup sa paper bag na in-order niya na hawak pa rin ngayon ang binata. Kumunot ang noon ni Vios nang mapansin yun. Ilang segundo bago niya nag-gets na dapat niya palang ibigay yon sa dalaga. Ay, sorry. Nakalimutan ko. Natatawang sabi ni Vios at kaagad na inabot ang paper bag sa dalaga. Dali-dali naman itong tinanggap ni Ketchup. Natatawa rin. Ayos lang. Gutom na kasi ako eh. Kakagising ko lang. Ibig sabihin, unang kain mo to para sa ngayong araw? Gulat na tanong ni Vios. Oo, sakit nga rin ang ulo ko eh. Sabay nguso ni Ketchup. Dapat soup yung in-order mo. Nasanay ka na sa buttered chicken? Oo. Hindi ka nagsasawa? Hilaw na napangiti si Ketchup. Nagsawa na siya pero hindi niya sasabihin yun sa binata. Hindi niya sasabihin na hindi naman na talaga niya kinakain ang mga yon ngayon. Bagkos ay pinapadala niya lamang sa main house ng family niya o di kaya binibigay niya sa kanyang house helper. Hindi pwedeng malaman ni Vios na ginagamit niya lamang ang mga chicken na yon para makita niya ang binata. Masarap naman eh, sabi na lang niya. Nakangising na pailing si Vios pagkatapos ay nilapitan nito ang food box na nilapag sa lamesang nasa di kalayuan. Nilabas nito ang isang tomato juice na nasa bottle at binigay kay Ketchup. Ano to? Para sa akin? Makakatulong yan para mawala yung hangover mo. Wika ni Vios. Mabilis ang tibok ng pusong napatingin si Ketchup sa ngayoy hawak na tomato juice. Hindi siya makapaniwala. Sige na, aalis na ako. Inumin mo yan pagkatapos mong kumain. Tapos matulog ka ulit. Dagdag pa ng binata. Ha? Aalis ka na? Huwag na muna, patapos na yung oras ng trabaho mo, diba? Gusto mong magkape muna sa loob ng unit ko? Walang prenong alok ni Ketchup. Natawa si Vios. Hindi na, may trabaho pa ako mamayang gabi. Alam mo naman yung tungkol dun, diba? Ay, oo nga pala. Napakurap-kurap na sambit ni Ketchup. Sige, see you on Monday. Sabi nito at marahang tinapig ng dalawang beses sa ulo si Ketchup bago umalis. Natunaw tuloy lalo ang puso ng dalaga. Kilig na naman siyang pumasok sa loob ng unit niya. Kumain na siya gaya ng bilin sa kanya ni Dios. Subalit hindi na siya uminom ng tomato juice dahil hindi naman niya bet yung lasa noon. Pero dahil bigay ito ng binata, may sentimental value na ito sa kanya ngayon. Kaya naman nilagay niya ito sa may side table ng kanyang kama para lagi niya itong nakikita. See you on Monday. Dahil hindi naman nagpapa-deliver si Ketchup tuwing Saturday at Sunday. Dahil sa mga araw na yon, umuuwi ang dalaga sa kanyang pamilya. Yes, Dad. Papunta na ako. Wika ni Ketchup sa katawagang ama habang nagmamaneho ng kotse. Sabado ng umaga. Alright. Take care, honey. Okay, Dad. I love you. Ready na yung pang-grill natin, ha? Sabi niyo, barbecue party tayo tonight. Umalakhak sa kabilang linya ang ama. Sige. Pagbaba ng telepono, nakita niyang paubos na pala ang gas niya. Kaya naman nagpunta muna siya sa isang gas station para magpa-full tank ulit. Pero papasok pa lamang siya. Namukhaan niya na ang isa sa mga lalaking attendant doon. Napaawang ang kanyang labi. Vios? What is he doing here? Nang itigil niya ang kanyang kotse sa harap nito, ay agad niyang binaba ang kanyang windshield. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng binata nang makita siya. Pero agad din itong binawi ang kanyang reaksyon. Ketchup, ikaw pala. Anito at agad na umiti. Nagwo-work ka din dito? Gulat na tanong ni Ketchup. Yup, tuwing Saturday at Sunday. Sagot ni Vios habang gumagala ang tingin kung gaano kalaki at kagara ang sasakyan ng dalaga. Napaawang ang labi ni Ketchup. Oh, hindi ko alam ang tungkol dyan. Hindi kasi ako bumibili pag Saturday and Sunday sa chicken resto. So meaning, kung bumibili ako, hindi ikaw yung magdi-deliver? Walang delivery pag Sabado at Linggo. Really? Vios, bilisan mo na dyan! Sita ng isang kasamahan ni Vios. Doon lamang natauhan ng dalawa. Full tank please.
Sabi ni Ketchup sabay abot ng isang card. Agad namang kumilos si Vios. Habang nagfe-fill ng gas ay muling nagpatuloy ang kanilang usapan. Sobrang kailangan mo ba talaga ng pera? Nag-aalalang tanong ni Ketchup. Lahat naman ng tao kailangan nun. But not to this extent. Supposedly, Saturday and Sunday is your rest day. But still, may trabaho ka pa rin. Tatlo na yung trabaho mo. Don't tell me meron pang isa. Tumawa lamang si Vios. Last na to. Tatlo lang sila. Grabe ka. You're working so hard. Para saan ba? May pinaglalaanan ka? Hindi agad nakaimik si Vios. Tumitig muna sa dalaga at saglit na nag-isip kung sasabihin niya ba dito. Si Vios kasi ay isang breadwinner ng kanilang pamilya. Nakapagtapos naman siya pero hirap makahanap ng trabahong malaki ang sahod. At related sa course niya. Kaya naman hindi na siya naging mapili. Pinagtsagaan niya muna yung chicken resto. Pero hindi sapat yun kaya naghanap pa siya ng ibang trabaho na aakma sa kanyang schedule. Meron namang mga trabaho ang magulang niya subalit hindi sapat ang mga kinikita ng mga ito para sa kanilang magkakapatid. Kaya naman si Vios ngayon ay nagsusumika para makaahon sila kahit papano sa matinding kahirapan. Pinipilit niyang pag-arali ng dalawang nasa elementarya niyang kapatid. Ang isa naman ay nasa high school at dalawang taon na lang ay magka-college na. Sabihin na lang nating panganay ako. Ngiti ni Vios. Napakurap-kurap si Ketchup. Agad niyang naintindihan ang ibig nung sabihin. Kahit kasi makulit ay matalino naman si Ketchup. Tapos na. Wika ni Vios at sinara na ang gas lead. Thank you. Ngiting-ngiting sabi ni Ketchup. See you sa Monday. Gumisi si Vios at tumango. Nang paandarin ni Ketchup ang kotse, ay binigyan niya pa ng isang huling sulyap si Vios habang nakangiti bago tuluyang umalis. Habang nagmamaneho ay napapaisip pa rin siya. Kaya pala nagpapakapagod siya sa pagtatrabaho. Kasi panganay siya. Hindi ako panganay pero alam kong kapag panganay ka, halos lahat ng responsibilidad nakaatas sa'yo. Sa isip-isip ni Ketchup, napakagatlabi na lamang siya. Pinapakiramdaman ng mabilis na tibok ng kanyang puso. Ewan ba niya pero pakiramdam niya, mas lalo siyang nahulog kay Vios dahil sa nalaman. Mas lalo siyang humanga dahil naramdaman niyang responsable at napakabuting anak nito. At wala sa itsura nito na nahihirapan ito sa kanyang ginagawa. Lord, Diyos ko, kapag hindi mo pa binigay sa akin ang lalaking tulad niya, iiyak na talaga ako. Bulong pa niya. Sa paglipas ng mga araw at linggo, ay ganun lagi ang takbo ng buhay ni Ketchup at Vios. Palagi silang nag-uusap tuwing nagde-deliver ng pagkain ng binata. Pag-uusap na minsan, maikli, at minsan mahaba. Hindi pa nakukontento minsan si Ketchup, kaya minsan, inaaya niya talaga mga kaibigan niyang magtungo sila sa iba pang workplace ni Vios. Nang sa ganon, ay makita niya ulit ito. Makausap kahit nag-usap naman na sila ng hapon. What's happening to you, Ketchup? Parang noong isang buwan lang, hindi ka halos sumasama sa amin. Tapos ngayon, ikaw na yung nagyayaya. Sabi ng isang kaibigan niya habang nasa bar sila. Masama ba yun? Buti nga inaaya ko na kayo ngayon. Ngisi ni Ketchup. Hindi naman masama. But it's just that, medyo weird ka lang talaga. Tumawa lang naman si Ketchup sa naging reaksyon ng mga kaibigan. Tanging si Dahlia lamang ang nakangisi sa harap ni Ketchup. Dahil ito lamang talaga ang nakakaalam ng lahat. Cheers! Sabay-sabay na wika nila kapag Juan ay sabay-sabay na uminom. Pagkainom ay sumulyap si Ketchup sa pinto ng karaoke room. Hindi niya pa nakikita si Vios. Ibang waiter kasi ang nagdala ng kanilang drinks and foods. Nang sa wakas ay medyo lasing na ang mga kasama, maging si Dahlia, ay tumayo na si Ketchup at nagpaalam na magsi-CR. Pero gaya ng dati, imbis na sa CR, hinanap niya si Vios. Sumisili pa siya sa ibang karaoke room hanggang sa napunta siya sa isang hallway kung saan may dalawang lalaking lasing siyang nakasalubong. Hello, miss! Sabi ng dalawang lasing na pasuray-suray na ang lakad. Hindi niya ito pinansin ngunit bigla na lamang siya nitong hinarangan. Excuse me po. Kabadong wika niya. Mamaya na, miss. Ang ganda-ganda mo. Anong pangalan mo? Nagmamadali po ako. Ang kinis naman ng balat mo. Pahawak nga. Sabi ng isang lalaki at umambang hahawakan siya, kaya napatili siya at napaatras. Ang isa na may nagtungo sa kanyang likod at hinipuan na talaga siya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at natulos sa kinatatayuan. Bastos! Tili niya. Sige na, miss.
Sus, kunwari ka pa. Alam naman namin gusto mo rin eh. Kaya nga, miss, paisa lang. Naiiyak na si Ketchup. Hindi niya pa magawang lumayo dahil naku-corner siya ng dalawa. Kaya napapikit na lamang siya sa takot nang makitang umamba ulit ang isa na hawakan siya. Ngunit walang dumating. Wala siyang naramdamang humawak sa kanya. Bagkus ay nakarinig na lamang siya ng daing at pagbagsak ng kung sino sa sahig. Napadilat siya at agad na nakitang nakatayo si Vios sa kanyang harapan. Hinihingal at nakakuyom ang kamao habang nanlilisik ang mga matang tinitigan ang sinuntok nitong lasing na ngayon ay nakasubsob na sa sahig. Vios? Ayos ka lang? Tanong ni Vios sa nag-aalalang boses. Tumango si Ketchup ngunit bumuhos pa rin ang luha niya. Sira ulo ka ba? Anong problema mo? Galit na sabi nung isang lasing. Diba, dapat ako magtatanong sa inyo niyan. Nambabastos kayo ng babae. Galit ding sabi ni Dios. Nagulat pa si Ketchup dahil for the first time niyang nakita ang binata na galit. Paano at lagi kasi itong nakangiti at parang walang problema sa buhay. Labas ka na doon, pare. Sabi ulit nung lasing kaya hindi na napigilan ni Dios na sinuntok na rin ito. Dios! Napapatiling tawag ni Ketchup. Mabilis niyang hinawakan sa braso si Vios para awatin, lalo na't bumulagta na sa sahig ang lalaki. Pero mukhang hindi pa rin kontento si Vios at iisang suntok pa. May lumapit na rin sa kanilang ilang crew at tumutulong umawat. Ang ending tuloy ay pinatawag si Vios ng manager. Nasa labas ng office si Ketchup. Naghihintay kay Vios. Pero narinig niyang naging usapan ang dalawa sa loob. Nambastos po kasi sila ng customer, sir. Kahit na, hindi dapat mo pa rin sinuntok. Where's your professionalism? Nakayukong napaigting ang panga ni Vios at hindi nakasagot. You're fired! Sabi pa ng manager. Napasinghap si Ketchup at hindi mapigilang pumasok sa office at nang himasok. Bakit niya siya tinatanggal? Tinulungan at pinagtanggol niya lang ako? Galit niyang sabi. Ketchup! Gulat na sambit ni Vios at agad siyang nilapitan para pigilan. Mr. Diograsia, Mr. Cruz and Mr. Santos are VVIP here. Hindi tamang sinuntok sila ng hamak na empleyado dahil sa isang pagkakamali. Hamak na empleyado? Isang pagkakamali? Hinawakan, binastos, at hinipuan nila ako. And you're saying na hindi ako importante? Naayos lang na bastusin nila ako dahil very important person sila dito sa Borneo? Don't you know who I am? Hindi naman sa ganun, ma'am. Well, good luck dito sa business nyo. Magpapalabas ako ng statement tungkol sa nangyaring to. Tara na, Vios, sabi ni Ketchup at hinila na ang binata paalis doon. Nang makalabas ay tsaka lamang kumalma si Ketchup. Binitawan niya ang kamay ni Vios at pagkaharap sa binata ay nakita niyang medyo tulala ito. Doon lamang nag-sink in sa kanya na natanggal pala ito sa trabaho. Tila binuhusan siya ng malamig na tubig at nakaramdam ng guilt. Alam niyang importante para dito ang kanyang trabaho. Sorry. Nakangusong sambit ni Ketchup. Doon lang nag-snap out si Vios at napatingin sa kanya. Sorry? Tanong nito. Natanggal ka sa trabaho dahil sa nangyari. Sorry. Bakit ka nagsasorry? Wala kang kasalanan, Ketchup. Huwag kang mag-alala. Makakahanap din ako kaagad ng pamalit sa trabaho ko na to. Sabay pagngiti ni Vios. For the first time, para kay Ketchup, parang naging pilit ang ngiting yon ni Vios. Mas lumala tuloy ang guilt niya. Tutulungan kitang maghanap ng trabaho. Anya sa binata. Hindi na kailangan, Ketchup. I insist. May kilala ako. Malaki ang pasahod doon. Pero bawal humindi. Hayaan mo akong makabawi sa ganitong paraan. I will call him now. Wika ni Ketchup. Akmang aangal sana ulit si Vios nang mag-dial na ang dalaga at kumausap ng kung sino. Sa huli, hindi na rin talaga nakaangal si Vios dahil alam niyang mahihirapan siya ulit maghanap ng trabaho. Isa pa, hindi na rin niya ito tatanggihan kung mas malaki ang sahod nito. Tanggap ka na, nakangiting sabi ni Ketchup kay Vios pagkatapos ng tawag. Talaga? Wala pa nga akong naipasang resume. Gulat na sambit ni Vios. Ipasa mo na lang bukas. Pwede ka na din daw mag-start agad. Nighttime ka rin pero until 11 PM lang. Doon sa work na yon, pwede ka nang hindi mag-work sa gasoline station at chicken resto. Pero biglang natigilan si Ketchup sa sinasabi niya. Nang mapagtantong titigil na si Vios sa pagtatrabaho bilang delivery boy sa chicken resto at hindi na sila magkikita. I mean, pwedeng yung gasoline station lang. Tumango si Vios. Sige,
Maraming salamat, Ketchup. Hindi mo naman kailangang tumulong pero salamat talaga. Kinikilig naman si Ketchup. No worries, ikaw pa? Ang lakas mo kaya sa akin. Ha? I mean, ang lakas mo sa akin kasi kaibigan na din yung turing ko sa'yo eh. Tumawa si Bios. Ano, ititigil mo ba yung work mo sa chicken resto? Hindi muna siguro, saka na kapag nakahanap na sila ng pamalit sa akin. Pero matagal pa yun. Nakahinga naman ang maluwag si Ketchup. Buti naman, hindi na kita makikita kapag di na ikaw yung nag-deliver. Sabay nguso ni Ketchup. Tumawa si Bios. Iniisip na nagbibiru lang ang dalaga. Kaibigan na din yung turing ko sa'yo. Kaya pwede tayong magkita kapag may oras ako. Talaga? Nagliliwanag ang mga matang sambit ni Ketchup. Oo. Sabay tawa ulit ni Bios. Sabi mo yan ah. Simula nun ay mas naging malapit na ang dalawa sa isa't isa. Bagay na labis na ikinasaya ni Ketchup. Subalit tumating sa point na hindi na kontento si Ketchup sa pagkikipagkaibigan lang. Gusto niyang mas lumalim pa. Gusto niya si Bios. Gustong gusto. Gusto niyang mahalin din siya nito gaya ng pagmamahal niya dito. Kaya naman, Bios, may sasabihin ako. Kabadong anya matapos iabot sa kanya ni Bios ang in-order niya ng araw na yon. Ano yun? Takang tanong sa kanya ng binata. Napalunok siya. Huwag ka sanang lalayo after nito ha. Lalayo? Bakit naman ako lalayo? Natatawang sabi ni Bios. May sakit ka ba? Nakakahawa? Hindi. E di ano? Bakit mo nasabing lalayo ako? Kasi... Hmm? Nagtaas kilay si Bios. Mas lalong kinabahan si Ketchup. First time kong gagawin to. Wika ni Ketchup. Ang alin? Ano ba kasi? Aamin ako. Na? Na... Na ano? Kunot noong tanong ni Bios. Bios, kasi... Kaya ako nagpapa-deliver lagi ng chicken sa resto kasi... May malalim akong dahilan. Dahilan? Ano naman yun? Spy ka? Hindi! Eh di ano, sabihin mo na. Hindi ako magagalit. Hindi ako lalayo. Promise? Promise. Gusto kita. Bulalas ni Ketchup. Natigilan si Bios at nanlalaki ang mga matang tumingin sa dalaga. Napalunok naman si Ketchup. No, scratch that. I think... I'm falling in love with you. Now, napaawang naman ang labi si Bios. Bumibili ako lagi ng food sa resto niyo kasi ikaw yung nagdi-deliver. Gusto kitang nakikita at nakakausap lagi. Nabubuo yung araw ko at... Kailan pa? Gulat na tanong ni Bios. Matagal na, nung first time pa kitang nakita. Kailan yun? Nung first time na nagpa-deliver ka? Hindi. I mean, oo, that same day. Pero hindi nung nag-deliver ka, kundi dun pa sa resto. I think you can't remember it anymore. But I was that person standing beside you sa counter noon. Kakabalik mo lang yata galing mag-deliver. Hindi ko maalala. Okay lang, sabay tawang kabado ni Ketchup. Ang tagal na pala ng nararamdaman mo, hindi mo sinabi. Natatakot ako eh. Bakit ka matatakot? Tumawa si Bios at friendly na ngumiti. Natural lang naman na magkakagusto ka. Nakakagulat nga lang na sa akin. Hindi ko alam kung anong nagustuhan mo sa akin eh. Gwapo ka, mabait, responsable, mabuting anak, masipag, matalino, lahat. Tumawa ulit si Bios. Talaga ba? Oo, ngumiti si Bios. Salamat, na-appreciate mo ako. Pero wala pa akong oras para sa love life eh. Mas priority ko yung pagtatrabaho ko ngayon para sa pamilya ko. Binabasted mo ba ako? Hindi Ketchup. Ano lang, malay mo, magustuhan din kita pabalik. Nagliwanag ang mga mata ng dalaga. Really? Malay mo lang, hindi natapos ni Bios ang sinasabi dahil dinamba na siya ng yakap ni Ketchup. Thank you for giving me a chance. Ha? Litong sambit ni Bios. Simula ngayon, girlfriend mo na ako. Anunsyo ng dalaga. Ano?
Matamis na umiti si Ketchup kapag Kwan ay nalikan sa pisngiang binata. I love you. Natulala naman si Vyos. Don't worry. I'll make sure na hindi ako makakasagabal sa time mo sa pagtatrabaho. Hindi rin ako hihiling lagi na mag-date tayo. Kung kailan ka lang available, ayos lang. Wika ni Ketchup samantalang napakurap-kurap na lang si Vyos. Gulat at lito pa rin sa biglang nangyayari. Ah, wala pala akong number mo. Ngumuso si Ketchup. Nilabas ni Ketchup ang cellphone at binigay kay Vyos para ilagay nito ang number nito. Ginawa naman ng binata. Thank you. Seryoso ka ba, Ketchup? Doon lamang nakapagsalita ang binata. Oo, mukha ba akong nagbibiro? Hindi na nakapagsalita si Vyos at napakunot na lamang ang ulo. Sige, aalis na ako. Wait lang! Sabi ni Ketchup at kumaripas ng takbo papasok ng bahay. Paglabas ay mainabot ito kay Vyos. Panty? Bulalas ni Vyos sa hawak na puting panty. Souvenir mo. Don't worry. Bagong laba ko yan. At saka one time ko lang nasuot. Tingnan mo yung nakasulat. Ang sweet ko, diba? Bungis-ngis ni Ketchup. Halos masiraan na talaga si Vyos ng bait dahil sa dalaga. Nakasulat doon ay ang I love you, my delivery man. Alam naman niyang may sapak talaga minsan si Ketchup, pero hindi niya akalaing ganito kalala. Hanggang sa makauwi tuloy si Vyos ay parang lumilipad ang utak niya. Siyempre, dala niya ang panty ni Ketchup. Kakapasok niya lamang ng bahay nila nang biglang nag-beep ang cellphone niya. Nag-message si Ketchup. Hello, boyfi. Nakauwi ka na. Ingatan mo yung panty ko, ha? Huwag mong itatapon. Good night. I love you. From your pretty girlfriend, Ketchup. Natatawang napapailing na lamang si Vyos. Nilagay niya sa drawer ng kwarto niya ang panty ni Ketchup. Sana lang talaga na walang kahit na sino sa pamilya niya ang makakita noon. Baka isipin pang bakla siya. O kaya naman ay manyaki siya. Dapat ko bang subukan? Nag-iisip na bulong niya pagkahiga sa kama. Maganda naman si Ketchup. Magandang maganda. Pinakamaganda sa lahat ng babaeng nakita ko. Mabait din. Matulungin. Family-oriented din tulad ko. Ah, hindi. Ayokong pilitin. Kung mamahalin ko siya, mamahalin ko siya. Hindi dapat yung pinipilit. Dapat kusa. Yun ang mga katagang binitawan ni Vyos sa kanyang sarili. Subalit mula din ang araw na yon ay naging conscious na siya sa mga kilos kapag kausap si Ketchup. Simula nun ay marami na siyang napapansin sa dalaga na hindi niya masyadong pinapansin noon. Nakuha bigla ni Ketchup ang atensyon niya. Pinindot ni Vyos ang doorbell ng condo unit ni Ketchup isang araw. Bit-bit niya ang pagkain na in-order nito. Ngunit pagbukas ng pinto ay isang lalaki ang bumungad sa kanya. Sino ka? Tanong nito. Takang napatitig si Vyos sa lalaki. Iniisip kung sino ito at ano ang ginagawa nito sa condo unit ng girlfriend niya. Girlfriend talaga, Vyos. Sira ulo ka rin, no? Anya sa isip niya. Delivery po. Igting ang pangangsagot niya sa lalaki. Kelsey, tumabi ka nga. Biglang lumitaw si Ketchup na dumaan sa maliit na espasyo sa gilid ng lalaking si Kelsey. Masama ang titig ni Vyos kay Kelsey. Nawala lang nang tignan siya ni Ketchup. Hi, Vyos. Thank you for delivering. Sabi mo boyfriend mo ako. Bakit may kasama kang iba dito sa kondo mo? Malamig na tanong ni Vyos sabay sulyap ng nakamamatay kay Kelsey. Oh, pare, labas ako dyan. Sabi ni Kelsey. Nakataas pa ang kamay na animoy sumusuko. Ha? Oo nga, boyfriend kita. Masama ba na may kasama ako sa kondo ko? Kapatid ko naman tong si Kelsey. Litong sabi ni Ketchup. Kapatid? Nawala ang dilim sa mata ni Vyos. Oo, kapatid, utol, brother, sagot ni Kelsey. Napakurap-kurap si Vyos at unti-unting kumalma. Umiling si Kelsey at muli nang pumasok sa loob ng unit. Sinara pa ang pinto. Samantala, makahulugang umiti naman si Ketchup sa binata. Ano yun? Nagselos ka? Hindi ah. Nagiinit ang pisngi at napaiwas pa ng tingin si Vyos. Oo eh, galit ka kaagad. Huwag ka nang magalit. Kapatid ko yun si Kelsey. Hindi naman ako galit eh. Ang lamig ng boses mo kanina. Yung tingin mo din parang niloko kita. Kala ko katapusan ko na. Sabi mo, boyfriend mo ako. Bakit may kasama ka iba dito sa kondo mo? Panggagaya ni Ketchup sa sinabi ni Vyos sabay tawa. That's so cute.
Kahit sino naman magagalit pag nakita nilang may kasamang ibang lalaki. Yung babaeng nag-confess pa lang sa kanila. Katwira ni Diyos. Pero ikaw lang naman ang gusto ko. Ikaw lang ang nasa puso ko. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Ketchup. Muling natigilan si Vios. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kaya hindi mo kailangang magalit. Kasi patay naman ako sa iyo eh. Sincere na wika ni Ketchup, sabay tumingkayat at marahang pinataka ng halik sa labi ang binata. Nanlaki ang mga mata ni Vios. Napaawang din ang kanyang labi. Kalaunan ay may kung anong nagtulak sa kanya upang sapuin ang mukha ni Ketchup. Itulak ito patungo sa dingding at agresibong halikana. Bahagya pang nagulat si Ketchup ngunit agad din siyang pumikit at sinagot ang mainit nitong halik. Pinulupot niya pa ang kanyang mga braso sa batok nito. Tila ba uhaw na uhaw silang dalawa at wala nang pakialam kahit pa may makakita. "You kissed me." Hindi makapaniwalang sabi ni Ketchup. "Ibig sabihin, totohanan na talaga to?" Pabirong tono ngunit seryosong sabi niya. Namungay ang mga mata ni Vios at muli siyang hinalikana. Ngunit di tulad kanina, tumigil din ito kaagad. "Seryoso na." Bulong ni Vios. "Dapat pala magselos ka lagi, para lagi mo rin akong hahalikan." Sabay hagikik ni Ketchup. Bahagyang natawa si Vios at ipinagdikit ang kanilang mga noo. Habang si Ketchup naman ay napangiti kahit sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya. Hindi niya akalaing mangyayari ang araw na ito. "Gustong gusto talaga kita, Vios. Lagi kong hinihiling kay Lord na sana ibigay ka niya sa akin. Na ikaw na sana yung para sa akin." "Ginagawa mo yun?" Gulat na tanong ni Vios. Tumango si Ketchup. "Oo, totoo." "Congrats kung ganun. Nakuha mo na ako." Nangingiting sabi ni Vios kapag Juan ay niyakap ang dalaga. "Gusto na rin yata kita. O baka matagal na din kitang gusto. Hindi ko lang maamin sa sarili ko." Kinikilig naman na niyakap pabalik ni Ketchup ang nobyo. Nang araw na yon ay opisyal na silang naging magkasintahan. Mas nakilala pa nilang isa't isa at mas minahal. Subalit doon din nagsimulang mapagtanto ni Vios kung gaano nga ba talaga kalaki ang pinagkaiba nila ni Ketchup. Buhay na nakasanayan, gawaing nakaugalian, prinsipyong sinusunod, at kung ano-ano pa. Na hindi masabayan ni Vios kahit anong sikap niya. Lalo na sa tuwing nagdi-date sila. Masinasampal siya ng katotohanang sobrang yaman ni Ketchup. Samantalang sobrang hirap naman niya. Sa mga fast food niya lang kasi madalas na dadala ang dalaga tuwing kakain sila sa labas. Kahit alam niyang hindi ito sanay, dahil yun lang naman ang budget niya. Nahihiya talaga siya sa dalaga at mas lalo siyang nahiya nang mag-aya naman ito sa kanya ng isang mamahaling restaurant. At ito na ang nagbayad para sa kanilang dalawa. Kahit pa sinabi nitong ayos lang dahil silang dalawa naman daw ang nasa relasyon, ay dapat hati sila sa mga bagay-bagay. Hindi yun ayos kay Vios. Lalo na't lumaki siya sa mindset na dapat lalaki ang provider. Nahihiya siya at the same time ay na-pressure, na-insecure. Bigla niyang naramdaman na parang hindi niya deserve ang tulad ni Ketchup. Dahil mahirap lang siya at hindi niya kayang pantayan ang lifestyle nito. Na maaaring masumaya pa ito sa iba. Na baka pagdating ng panahon na naikasal na sila, ay pagsisihan nito ang kanyang desisyon. Hindi ito sanay sa hirap. Hindi ito bagay sa kahirapan. Ang buhay nito ay puro ginto at diamante, samantalang si Vios ay nasa putik. Ilang linggong gumugulo sa isipan ni Vios ang mga yun, bago niya nabuo ang kanyang desisyon. Ang hiwalayan na lamang ang dalaga. Palayain ito. Anong sinasabi mo? Tanong ni Ketchup. Maghiwalay na tayo. Igting ang pangangulit ni Vios. Ha? Bakit? Bakit tayo maghihiwalay? Hindi agad nakasagot si Vios. Nasa isang parke sila at kakatapos lamang kumain nang ilatag ni Vios ang desisyon niyang yun. Huwag kang nang magbiru ng ganyan, Vios. Hindi nakakatuwa. Natatawang sabi ni Ketchup kahit nanlalamig na siya. Wala naman kasing bakas ng pagbibiro ang mukha ng nobyo. Vios, tawag niya dito. Sorry, hindi ko pala kaya. Hindi mo kaya ang alin. Ang mahalin ka. Ang hirap mong mahalin. Ha? Hindi ko maintindihan. Paano ko naging mahirap mahalin? Nalilitong tanong ni Ketchup at sinubukang hawakan si Vios,
Ngunit umatras ito. Langit ka. At lupa ako, Ketchup. Hindi ko kayang sumabay sa lifestyle mo. Para kitang hinahabol. Nahihirapan na ako. Napapressure na ako. Pero wala kang kasalanan doon. Huwag mong sisisihin yung sarili mo. Sadyang sa akin lang yung may mali. Mahirap ako. Hindi ako bagay sa tulad mo. Mas deserve mo yung mga lalaking kaya kang i-date sa mga mamahaling restaurant. Yung kaya kang dalhin sa ibang bansa para sa anniversary nyo, sa monsary. Hindi yung sa fast food lang. Yung hindi kailangang magpakahira para maabot ka. Kasi kapantay mo lang siya. Ka-estado. Views! Wala naman akong pakialam sa estado. Wala akong pakialam kahit sa fast food lang tayo kumakain, huwag na tayong maglokohan ketchup. Hindi ka sanay. Well, hindi sa ngayon. Pero masasanay din ako, iyan. Yan ang dahilan. Ayoko. Ayokong ikaw yung nag-a-adjust para sa atin. Mas lalo kong naliliit. Diyos naman. Mas makakabuti to para sa atin. Diyos, wala nga sabi akong pakialam doon. Okay ako sa kung hanggang saan ang kaya mo. Basta ikaw yung kasama ko. Ikaw yung nagbigay. Paano kapag kinasal tayo? Hindi ko kakayanin yon, Ketchup. Na hindi ko mabibigay sa'yo ang buhay na nasanay ka. Habang buhay ako manliliit, makukonsensya. Mas bagay sa'yo ang ka-level mo. Yung kayang ibigay sa'yo yung buhay mo ngayon. Aanhin ko ang lalaking tinutukoy mo. Na mayaman nga. Pero hindi naman ikaw. Bumuhos ang luha ni Ketchup matapos sabihin yun. Napatiim bagang si Vios sa pagsikip ng dibdib niya sa narinig. Hindi siya makatingin sa dalaga. Vios, ikaw ang gusto ko. Ikaw ang mahal ko. Wala akong pakialam sa iba. Kung anong meron ka, yun yung gusto ko. Hindi na sumagot ang binata. Hindi mo ba ako mahal? Umiiyak na tanong ni Ketchup. Ketchup, wag na. Hindi mo ba ako minahal man lang? Minahal kita. Mahal kita. Mahal na mahal. Mararamdaman ko ba to kung hindi? Mamumroblema ba ako sa future natin kung hindi? Frustrated na sabi ni Vios pabalik. Mahal mo naman pala ako eh. Humihikbing sambit ni Ketchup. Bakit hindi mo ko ipaglaban? Ketchup? Nanghihinang sambit ni Vios. Hindi ako papayag. Hindi tayo maghihiwalay. Ngayon pa, kung kailan sobrang lalim na ng relasyon natin? Nang nararamdaman natin para sa isa't isa? Magpapatalo ka lang sa insecurities mo? Pwede naman natin niyang mabigyan ng solusyon gamit yung ibang paraan eh. Sige nga, anong solusyon? Hamon ni Vios. Hindi ko pa alam. Babalik ako bukas sa bahay niyo. Hindi tayo maghihiwalay. Never. Sambit ni Ketchup bago umalis. Napapikit at nangihinang napaupo na lamang si Vios nang maiwan mag-isa. Nadurog ang puso niya kanina nang makitang umiiyak ang dalaga. Hindi niya ito nayakap bago umalis. Tinungo nga ni Ketchup ang sinabi. Nagtungo ito sa bahay nila at nakipaglaro sa mga kapatid niyang close na nito na tila ba hindi sila nagtalo kahapon. At hindi niya ito inalok ng hiwalayan. Ngunit matigas si Vios at hindi pinansin ang dalaga maghapon. Stick talaga sa desisyon na maghiwalay na sila. Kaya naman tatlong araw siyang sinusundan-sundan ni Ketchup. Kinukumbinsi. Aray! OA na sigaw ni Ketchup nang bigla siyang mapatid kunwari habang naglalakad sa sidewalk. Nasa harap niya si Vios na tila ba hindi siya nakikita. Pero hindi kasama sa plano niya ang lalaking may mabilis na reflexes sa kanyang tabi at sinalusa. Which is yon ang nadatna ni Vios paglingon. Okay ka lang, miss? Tanong ng gwapong lalaki. Ha? Okay lang. Kabadong sabi ni Ketchup at umayos ng tayo. Okay na ako, sir. Salamat. Ngunit hindi pa tinanggal ng lalaki ang hawak sa braso niya. Isang malaki at maugat na kamay pa ang nagtanggal noon. Paglingon nila ay masama na ang tingin ni Vios sa lalaki habang mariing hawak ang kamay nito. Ayos na ang girlfriend ko, pre. Salamat sa tulong. Anya. Okay. Sabi ng lalaki at mabilis nang umalis. Nagliwanag naman ang mga mata ni Ketchup. Girlfriend mo na ulit ako? Umuwi ka na. Tanging sabi na lang ni Vios at akmang tatalikuran ang dalaga nang mabilis siya nitong hawakan sa braso. Sandali lang, Vios. Sabi mo dun sa lalaki, girlfriend mo ako.
Ano, nagbago na ba ang isip mo? Masayang tanong ni Ketchup. Hindi. Eh ano? Hindi nakasagot si Vios at bumuntong hininga. Ano pala? Nagselos ka lang? Gumuso si Ketchup. Mahal mo naman kasi talaga ako eh. Hindi ko alam kung ba't mo pinapahirapan ang sarili mo. Tatlong araw mo na akong di kinakausap. Di ka ba naaawa sa akin? Sobrang namimiss na kita. Hindi mo ba ako namimiss? Ketchup. Pagod na tawag ni Diyos. Hindi mo ba ako ganun kamahal? Kasi ako, mahal na mahal kita, Diyos. Mahal na mahal din kita. Kaya ako nga ginagawa to eh. You deserve better. Pero hindi mo naiintindihan. Hindi ko talaga maiintindihan. At kahit kailan, hindi ko talaga maiintindihan kung bakit mas pinipili mong hiwalayan ako. Naiisip mo bang hindi ka magiging successful sa buhay balang araw? Paano pag oo? Tapos may mahal na akong iba. Hindi ka ba magsisisi kapag gano'n na pinakawalan mo ako? Nang sobrang dali. Hindi madaling pakawalan ka, Ketchup. Talaga ba? Sarkastikong sambit ni Ketchup. Napatiimbagang si Vios. Paano kung hindi nga ako maging successful? Paano kung ganito lang ang buhay ko? Paano kung ganitong buhay lang ang kayang ibigay ko sa'yo kapag kasal na tayo? Ikaw naman yung magsisisi. Mas maayos na yung ako yung magsisi. So gusto mo akong pakasalan? Ngisi ni Ketchup. Seryoso ko, Ketchup. Seryoso din ako. Tara, magpakasal na tayo para magkaalaman na kung magsisisi ba ako o hindi. Napaawang ang labi ni Vios. Nababaliw na habang nakatingin sa dalagang walang kasing kulit. Tara, tara Vios, ano? Confident akong hindi ako magsisisi. Mahirap man tayo o yumaman, dahil ikaw naman yung kasama ko. Mas magsisisi ako kung mas yayaman ako sa piling ng iba. Pero ikaw naman yung tinitibok ng puso ko. Hindi ko kakayanin yun, Vios. Napapikit ng mariin si Vios. Fine. Anito. Ha? Anong fine? Panalo ka na. Panalo saan? Kailan ba naging laban to? Sabay tawa ni Ketchup. Bumuntong hininga si Vios at hindi na napigilang yakapin ng sobrang higpit si Ketchup. Bahagya pang nagulat si Ketchup pero napangiti na rin siya ng matamis. Bibigay ka rin pala eh. I'm sorry. Sinaktan kita. Nagsisising sabi ni Vios. Ayos lang. Basta dito ka lang sa tabi ko. Huwag mo akong iiwan. Hindi ko kakayanin, Vios. Seryoso ko. Mahal na mahal talaga kita. Sobra pa sa inaakala mo. Mahal din kita. Sobra din sa inaakala mo. Kaya kong masaktan habang buhay. Maging masaya ka lang. Pero masasaya ako sa'yo. Gusto mo makasal sa akin? Pwes, ang mga ikinakasal, nangangakong magsasama sa hirap at ginhawa. Kaya huwag mo akong isiping mahihirapan ako kapag naging mag-asawa tayo. Kasi parte naman talaga yun ang buhay mag-asawa. At pipiliin ko yun, basta ikaw yung kasama. Pumikit ng mariin si Diyos. Dumaan ang sakit sa puso. Sakit hindi dahil nasasaktan siya, kundi sakit dahil sa labis na saya. Ngayon lamang may nagmahal sa kanya ng ganito. Gusto ko ding tumanda kasama ka, Ketchup. Gustong gusto. Biglang nagniningning ang boses na sabi pa niya. Eh di magsama tayo hanggang sa pagtanda. Deal? Tumango si Vios. Magkayaka pa rin sila. Deal. Wait, umiiyak ka ba? Sabay kalas ng yakap ni Ketchup at tingin sa binata. Hindi. Tanggi nito kahit halata naman sa pamumula ng mata. Umiiwas pa ng tingin at suminghot. Tumawa naman si Ketchup. Lakas naman ang loob mong umiyak, samantalang ako yung kinawawa mo ng tatlong araw. Huwag mo nang ipaalala. Nag-suffer din ako ng 3 days na yon. Para akong dinurog. Hindi ko na uulitin, promise. Pipiliin ko laging magkasama tayo. Ano man ang mangyari. Sa hirap at ginawa. Pangako. Matamis na napangiti si Ketchup. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay mas naging matibay ang kanilang relasyon. Yun din ang nag-udyok ng tuluyan kay Vios upang mas lalong magsipag para sa future nila. Nagtayo siya ng isang maliit na fried chicken stall na napakatagal na niya talagang pinaplano bilang simula ng kanyang negosyo. Ketchup, ayos lang. Kaya ko na to. Wika ni Vios dahil nagpupumilit na tumulong ang nobya. Wala naman akong ginagawa, kaya tulungan na kita. Hindi na, mapapagod ka lang.
Eh ba diba sabi mo sa hirap at ginhawa? Part doon ng hirap at pagod. Magkasama tayong mapagod sa pagtitinda. Masaya yun. Nangingiting sabi ni Ketchup. Napailing na lamang si Vios. Siya ang nagluluto samantalang si Ketchup naman ang nagtitinda at humaharap sa mga tao. Kuya, magkano to? Tanong ng isang babaeng customer na nasa harap na ni Ketchup. Pero kay Vios na nasa likod pa rin ito ang tinatanong. Ate, eto ako sa harap mo. At saka may price na nakalagay dyan. Bulag lang. Sarkastikong sabi ni Ketchup. Ay, nagtatanong lang eh. Sus, wag ako ate. Alam ko yung mga galawan mo. Pang-sampu ka na ngayong araw na gumanyan sa boyfriend ko. Malditang sabi ni Ketchup. Hay naku, tara na nga. Napapahiyang sabi ng babae at umalis na kasama ang mga kaibigan. Ketchup! Tawag ni Vios sa dalaga dahil sa nangyari. Yes, love? Ngiting-ngiting sabi at sweet na sagot ni Ketchup. Bakit mo sila ginaganoon? Nawalan tuloy tayo ng customer. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Umalis sila kasi guilty sila. Gusto ka lang nilang makausap kaya sila bibili. Feeling ko nga lahat ng bumibili ay yun talaga yung pakay eh. Sabay nguso ni Ketchup. Natawa si Vios. Ano naman? Hindi naman nila ako maaagaw. Talaga ba? Ngumiti si Vios kapag Juan ay dumukwang para halikan sa labi ang kanyang nobya. Namilog naman ang mata ni Ketchup. Nagtilian naman ang ilang mga kabataan na nasa tabi lang ng kanilang stall at tumatambay. Ayan, para malaman nilang lahat, nasa'yo lang ako tumitingin. Sa'yo lang ako interesado. Ikaw lang ang mahal ko. Bulong ni Vios. Nag-init ang pisngi ni Ketchup at halos mapalupasay sa kilig. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga siya makapaniwalang silang dalawa na kahit ilang buwan na silang magkarelasyon. Miss, pwede pa bili? Itong buong manok na tag-200 nga? Sabi ng isang lalaking pasulyap-sulyap kay Ketchup. Napansin yun agad ni Vios. Tantarin ko, kuya? Tanong ni Ketchup. Oo, salamat. Sabay matamis na ngiti ng lalaki. Tila nagpapakyut. Napasimangot si Vios at agad na na-bad trip. Binagsak ang hawak na tong at lumapit kay Ketchup. Ako na muna dyan, sa likod ka na muna. Ha? Bakit? Basta. Sabi ni Vios at pumalit na sa pwesto ng dalaga para samaan ang tingin ng lalaki. Namutla ang lalaki sa takot kaya pagbigay ni Vios ng manok at ng sukli, ay dali-dali na itong umalis. Doon lamang na-realize ni Ketchup ang nangyari. Kaya pala pinaalis mo ako dyan ha? Asar niya dito. Umigting ang panga ni Vios at umiwas ng tingin. Umalakhak na lamang si Ketchup. Sa paglipas ng mga araw ay naging patok agad sa buong lugar ang fried chicken na tinitinda nilang dalawa. Tipong dinadayo na sila maging na mga taga Karatig Bayan. Pinagmamasdan ni Vios si Ketchup na nakangiti at masayang nakikipag-usap sa mga customer na pinupuri ang kanilang fried chicken. Samantala, nasa kalagitnaan sila ng pagtitinda nang biglang may humintong itim na magarang sasakyan sa harapan ng kanilang stall. Saktong umalis na ang mga customer na nabentahan nila. May customer ata tayo ulit? Excited na sabi ni Ketchup. Nag-e-enjoy kasi ang dalaga sa pagtantad ng manok, bagay na never niya pang na-experience. Subalit imbis na bagong customer, ay daddy niya ang lumabas ng kotse. At galit na galit silang sinugod. Dad, ano pong ginagawa niyo dito? Takang sabi ni Ketchup. Ako ang dapat magtatanong yan sa'yo anak. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nagtitinda ng ganyan? Anito. Dad! At sino kang lalaki ka? Galit nitong saad kay Vios. Good afternoon po. Ako po si Vios. Ako po ang may-ari nitong stall. He's my boyfriend, Dad. Sabay ngiti ni Ketchup at pumulupot sa braso ni Vios. Hindi inaalintana ang nakikitang galit sa ama. Boyfriend? Yes! Ang gwapo niyan, diba, Dad? Kinikilig pang sabi ni Ketchup. Napa-facepalm si Vios dahil hindi man lang naapektuhan ng dalaga sa galit ng ama. Ketchup! I did not raise you to date a man like him! Sabi ng daddy ni Ketchup. What do you mean, Dad? Are you insulting Vios? Anak, nagtitinda ng chicken sa isang maliit na stall? Really? Tila disappointed na sabi ng kanyang ama. Anong buhay ang makukuha mo kapag naging asawa mo ang lalaking to? Hindi kita binigyan ng magandang buhay para lang maging mahirap. Nakita ni Ketchup na napayuko si Vios sa sinabi ng kanyang ama, kaya agad na siyang nag-step forward para ipagtanggol ito. Dad, mahal ko si Vios. Wala akong pakialam kung anong buhay ang mangyayari sa akin sa hinaharap.
basta kasama ko lang siya. Isa pa, masipag siyang tao at madiskarte. Kaya naniniwala ako na magiging successful siya in the future. Please, he's a nice man. No, ikaw, layuan mo ang anak ko, ngayon din. Dad, please, give him a chance. Mabuti siyang tao. Minahal niya ako at mahal na mahal ko rin siya. He's the man I want to marry. The man I want to spend my whole life with. Ketchup. Nagugulat na sambit ni Dios dahil nakaya nitong sabihin yun sa ama. Maging ang ama ni Ketchup ay nagulat. Sir. Lakas loob na pagkausap ni Dios. I know I'm not as rich as you. Pero mahal na mahal ko po yung anak niyo. Handa po akong gawin ang lahat para maibigay sa kanya ang marangyang buhay. Ito pong business ko ngayon, bala kong palaguin. Kung kinakailangan ko pong pantayan ang yaman niyo, gagawin ko ang lahat para mangyari yun. Matanggap niyo lang po ako para sa kanya. Love, hindi mo kailangan gawin yun. Okay lang naman sa akin ang simpleng buhay, umiling si Dios. Hindi bagay yun sa'yo. At yun din naman ang gusto ko, maging successful. Para din sa pamilya ko at para sa'yo. Nanubig ang mga mata ni Ketchup. Natot sa mga sinabi ng binata. Sana po bigyan niyo ako ng chance, sir. Napatunayan po sa inyo kung gaano ko kamahal si Ketchup na kaya kong ibigay sa kanya ang buhay na nakasanayan niya. Bigyan niyo lang po ako ng panahon. Napatingin naman si Ketchup sa kanyang ama. Kilala niya ito. Alam niyang hindi ito masamang tao. Sadyang gusto lang talaga nito na mas maayos ang buhay na lagay niya kapag dumating man ang araw na magpapakasal na siya. Dad, please, kumbinsi pa ni Ketchup. Sigurado ka bang kaya mo? Kakayanin po, sir. Dahil sa oras na hindi, babawiin ko talaga yung anak ko. Hindi siya nababagay sa mahirap na buhay. Pinalaki ko siyang may gintong kutsara sa bibig. Hindi siya sanay sa hirap. Lahat ng bagay, madali niyang nakukuha kapag nasa poder ko siya. Hindi ko kakayanin na kapag napunta siya sa'yo, puro hirap lamang ang danasin niya. Mariing sabi nito. Napalunok si Dios. Naiintindihan ko po. Tatandaan ko po lahat ng yun. Bueno. Tumikim ito tumalikod na para umalis. Wait, Dad! Pigil ni Ketchup. Ano? Thank you po. Sabay matamis na ngiti ng dalaga at niyakap ang kanyang ama. Pagkakatiwalaan kita ngayon, Ketchup. Kahit palaging palpak ang mga desisyon mo. Oras na saktan ka ng lalaking to. Hindi ka pwedeng umalis sa bahay. Magtiis ka. Pagbabanta pa nito, ngunit humagikik lang si Ketchup dahil alam niyang hindi naman talaga yon magagawa ng ama. Pag-alis ng dad ni Ketchup ay nagtitili sa tuwa ang dalaga. At niyakap si Dios, saka lamang nakahinga ng maluwag. Finally, legal na tayo! Napangiti si Dios. Muntik na ako, mahimatay sa takot at kaba. Sus, huwag kang matakot dun kay Dad. Mukha lang yung nakakatakot. Pero ni pumatay nga ng lamok din nun kaya. Seryoso? Laglag ang pangangsambit ni Dios. Oo. Paano siya papatay ng lamok? Never nagkalamok sa bahay namin. Sagot ni Ketchup. Napa-facepalm na lamang si Dios. Makalipas ang isang taon ay tinupad nga ni Dios ang ipinangako niya sa daddy ni Ketchup. Nag-boom ng sobra ang kanilang chicken business na hindi na lang siya nakastall kundi may iba't ibang stores na rin nationwide. Unti-unti siyang nakaahon sa hirap na nagagawa niya ng ibigay sa pamilya niya ang maayos na buhay na malayo sa hirap. Paglipas pa ng 2 taon ay tuluyan na siyang naging successful. Hindi pa man siya kasing yaman ng pamilya ni Ketchup, masasabing may ibubuga na rin siya pagdating sa pera. Nakabili na siya ng mga ari-arian at kaya na rin magtungo sa ibang bansa kasama ang buong pamilya nang hindi na momroblema sa pera. Kaya ganun na lamang ka-proud si Ketchup sa kanya nang ma-witness niya kung paano siya umangat sa buhay. Ketchup, will you marry me and live with me till we get old? Tanong ni Dios habang nakaluhod at may hawak na singsing. Napatakip ng bibig si Ketchup. Nasa intimate dinner sila sa Paris nang bigla na lamang lumuhod ang binata sa kanya. Dios, hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang isip ko. Ikaw pa rin ang gusto kong makasama. Sana, ganun ka pa din sa akin. Oo naman. Yes na yes. Ang tagal ko nang hinihintayan. Sabi ni Ketchup. Ngumiti si Dios at kaagad na sinuot sa dalaga ang singsing. Pagkatapos ay tumayo at niyakap ito ng mahigpit.
Umiiyak naman na yumaka pabalik si Ketchup. Sandali, tatawagan ko muna si Mom at Dad, pati yung mga kaibigan ko, sabi ni Ketchup at kumalas ng yakap. I need to tell them I'm getting married. Tumawa ng malakas si Vios. Isang taong paghahanda ang kanilang ginawa para sa kasal. Magkatuwang silang nagplano kaya naman halos araw-araw silang magkasama. May nangyari na din sa kanila kaya naman malayo-layo pa ang kasal ay nabuntis na si Ketchup. Malaki ang kanyang tiyan nang siya'y naglakad sa altar. Do you, Mr. Vio San Pedro, take Miss Ketchup Galan as your lawful wife? To have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and cherish, till death do you part? Tanong ng pare habang sila ikinakasal. I do. Sagot ni Vios habang titig na titig sa dalaga. Ngumiti naman si Ketchup ng matamis, kinikilig. Matapos ay tinanong na naman ng pare ang parehong tanong kay Ketchup. I do, Father. To the moon and back, wika ni Ketchup. Kilig na kilig pa kaya naman nagtawanan ng lahat ng nanonood maging ang pare. I may now pronounce you husband and wife, sabi ng pare. You may now kiss the bride. Nagpalakpakan ng lahat. Doon inangat ni Vios ng dahan-dahan ang belo ni Ketchup para halikan ito. Ngunit bago niya ito halikan ay bumulong muna siya. I love you. I love you too. Kinikilig na sabi ni Ketchup at hindi na nakapaghintay pa. Ito na mismo ang humalik sa binata kaya naman mas lalong nag-ingayan ang mga guest nila. Nagtawanan pa ang kanyang mga kaibigan. Natawa rin si Vios bago binigyan ng marubdob na halik ang dalaga. Sabi nila, kapag mahal mo, papalayain mo. At handa kang magsakripiso ng kahit ano para sa kanya. Ngunit ito ay hindi sa lahat ng pagkakataon. Hindi sa lahat ng tao. Gaya na lamang ng istorya ni Vios at Ketchup, gaano man kahirap ang kanilang naging sitwasyon na kaya nilang dalawang lagpasan yon nang hindi isinasakripiso ang kanilang pag-iibigan. Ikaw, ano ang kaya mong isakripiso alang-alang sa pagmamahal? Wakas. Isa na namang kwentong nakakakilig ang ating natunghayan ngayong araw, kaya naman po maraming salamat sa inyong walang sawang pagkikinig. Kaya naman binabati ko po si Ma'am Gina Albert Sanchez from Hong Kong, Lorna Katagi listening from Iriga City, Camarines Sur, Cecilia Mary Perez listening from Taif, Saudi Arabia, Jeline Amador listening from UAE, Annalyn Rivera listening from San Juan, Batangas at Francisca H. Peregrine from Catanduan, Quezon. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Bukas po ulit abangan ng mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.